Sa ating lipunan, maraming tao ang mas pinapahalagahan ang kayamanan kaysa sa totoong pagmamahal at mabuting pag-uugali. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Si Walid ay ipinanganak at lumaki sa Dubai. Mayaman ang kanyang pamilya dahil nagmamay-ari sila ng iba't ibang negosyo tulad na lamang ng langis. Ngunit sa kabila ng kanilang marangyang pamumuhay, si Walid ay tinuruan ng kanyang mga magulang kung papaano maging mapagkumbaba at gumalang sa kanyang kapwa. Nag-aral siyang mabuti at sinusunod ang payo ng kanyang mga magulang. Noong 5 taong gulang pa lamang si Walid ay nakipagkasundo ang kanyang ama na ipapakasal siya sa kanyang pinsan na si Jamila pagtungtong nila sa tamang edad. Noong mga panahong iyon ay wala pang ideya si Walid tungkol sa kasal kaya hindi niya ito binigyang pansin. Noong makagraduate na si Walid sa high school, napagpasyahan niyang magtungo sa Amerika upang doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Kumuha siya ng kursong Business Finance sa prestihiyosong paaralan. Bago siya umalis ng Dubai ay muling ipinaalala ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang obligasyon na pakasalan si Jamila. Ayon pa sa kanyang tatay, naniniwala siya na magiging mabuting asawa at ina si Jamila sa kanyang magiging mga supling. Ngunit, hindi naman mahal ni Walid si Jamila kaya sinabi niya sa kanyang mga magulang na nire-respeto niya ang kultura ng kanilang bansa, maging ang tradisyon ng kanilang mga ninuno. Subalit, naniniwala siya na mawawala ng saysay ang kanilang kasal kung wala namang pagmamahal. Sa kabila ng kanyang pagtutol ay wala rin siyang nagawa kundi sundin ang gusto ng kanyang mga magulang. Alang-alang na lamang sa kanilang reputasyon at negosyo. Nakiusap rin siya na kung maaari ay magpakasal sila kapag nakagraduate na siya sa kolehiyo. Si Jamila naman ay ganoon din. Wala siyang nararamdaman para kay Walid at hindi rin siya interesadong magpakasal. Magkaiba sila ng interes at gusto sa buhay. Gayunpaman, wala silang magawa kundi ang sumunod sa napagkasunduan ng kanilang mga magulang. Ayaw rin nilang mapahiya sa kanilang mga kamag-anak kaya sinubukan nilang mag-usap para kahit papaano ay maging komportable sila sa isa't isa. Sa paglipas ng mga taon ay naging magkaibigan silang dalawa. Palagi silang nagkukwentuhan kaya kahit papaano ay hindi na sila nahihirapan pang tanggapin na sila ay magiging mag-asawa na. Noong nasa senior year na si Walid ay tinanong niya si Jamila kung ano ang gusto niyang regalo sa kanilang kasal. Ayon kay Jamila, gusto niya sanang pumunta sa Amerika para makapamasyal kasama si Walid. Sa mga litrato niya lamang daw nakikita ang snow at mga sikat na lugar tulad ng Washington, D.C. Sa katunayan, pangarap niya talagang makapunta sa Amerika. Napangiti naman si Walid sa request ni Jamila. Pumayag siyang bumisita ito sa Amerika, total ay doon rin naman nila balak manirahan pagkatapos ng kanilang kasal. Ilang araw bago ang kanyang graduation, niyaya ni Walid si Jamila na pumunta sa Amerika. Ayon pa sa kanya ay mas makakapamasyal sila dahil marami na siyang free time after graduation. Marahil ay magpapatuloy ang kanilang relasyon kung hindi dahil sa isang pangyayari. Habang nakasakay sa kotse si Jamila patungo sa airport kasama ang kanyang ina ay sumalpok ang isang truck sa kanilang sasakyan na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Sinubukan pa silang madala sa ospital ngunit dahil sa pinsala na kanilang natamo ay kaagad silang binawian ng buhay. Dahil sa pangyayaring ito ay sobrang nasaktan si Walid. Sa isang iglap ay nawala ang kanyang mapapangasawa at matalik na kaibigan. Na-realize niya na lumalim na pala ang kanyang nararamdaman para kay Jamila. Dahil sa depresyon ay masinsinan niyang kinausap ang kanyang mga magulang. Sinabi niya na hindi muna siya babalik. Mas gusto niya munang manatili sa Amerika para kahit papaano ay maibsan ang kanyang lungkot. Lumipas ang maraming taon. Sa edad na 38 ay hindi pa rin nagkakaasawa si Walid. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa trabaho. Hanggang isang araw, nakatanggap siya ng tawag. Ayon rito ay kinakailangan niyang umuwi dahil mahina na ang kanyang ama. Kaagad umuwi si Walid dahil sa pag-aalala.
At makaraan lamang ang halos 6 na buwan ay tuluyan nang namaalam ang kanyang tatay. Naiwan sa kanya ang lahat ng negosyo at mga ari-arian dahil nag-iisa lamang siyang anak. Isang umaga, pagdating ni Walid sa opisina ay kaagad niyang napansin ang napakagandang receptionist. Kahit nasa meeting siya ay hindi mawala ang imahe ng babae sa kanyang isipan. Kaya naman, kinabukasan ay niyaya niyang makipag-date ang receptionist na nagnangalang Sarah. Noong una itumanggit to dahil alam niyang si Walid ang kanyang boss at malayong-malayo ang estado nila sa buhay. Subalit ayon kay Walid, ang estado sa buhay ay gawa-gawa lamang ng mga taong mapanghusga at mapagmataas sa kanilang kapwa. Naniniwala siya na ang bawat tao ay may karapatang pumili ng kanilang mamahalin nang hindi ibinabase sa kung ano ang yaman na meron sila. Sa huli ay pumayag na rin makipag-date si Sarah. At ang pagkikitang iyon ay nasundan pa nga ng maraming beses. Komportable sila sa isa't isa sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad. Nahihiya si Sarah kay Walid dahil nagmula siya sa mahirap na pamilya, kung kaya't iniiwasan niyang mapag-usapan ang tungkol rito. Sinabi niya rin na matagal na siyang nag-iisa sa buhay. Makalipas ang halos 1 taong relasyon ni Walid at Sarah ay napagpasyahan na nilang magpakasal. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng nanay ni Walid at iba pang mga kamag-anak. Kapag naiiwang mag-isa si Sarah ay palagi siyang pinaparinggan ng mga tao. Napakaswerte niya raw dahil nagustuhan siya ng napakayamang lalaki kahit pa nagmula siya sa mahirap na pamilya. Si Walid naman ay palaging sinasabihan ng kanyang nanay na tanging ang kanyang pera lamang ang habol ni Sarah. Malaki ang agwat ng kanilang edad at napakahirap pa ng kanilang buhay. Ganito rin ang sinasabi ng kanyang mga pinsan ngunit hindi niya naman pinapansin ang mga ito. Ang mahalaga sa kanya ay mahal niya ang kanyang asawa at masaya sila sa kanilang pagsasama. Subalit, noong ang personal driver niya na ang nagsabi sa kanya ng tungkol kay Sarah ay biglang nagbago ang lahat. Ayon sa driver, kapag umaalis si Walid ay nagpapahatid si Sarah sa isang lumang bahay sa may dulong bahagi ng bayan. Nakaramdam ng selos si Walid sa kanyang nalaman. Napaisip tuloy siya kung mahal ba talaga siya ni Sarah. Bakit kailangan pa nitong maglihim sa kanya? Makaraan ang ilang araw, nagpaalam si Walid kay Sarah. Sinabi niya na mayroon siyang business trip kaya hindi muna siya makakauwi. Ngunit ang totoo, kumuha siya ng makeup artist para ayusan siya at maging kamukha ng driver. Kinabukasan, tulad ng inaasahan ay muling nagpahatid si Sarah sa lumang bahay. Gamit ang mapang ibinigay ng driver ay ibinaba niya sa nasabing lugar si Sarah. Halos kalahating oras ang lumipas ay naroon pa rin ito. Hindi na nakatiis si Walid kaya pumasok na rin siya sa loob. Hindi niya naman lubos akalain kung ano ang kanyang matutuklasan. Nakahiga sa kama ang isang matandang lalaki habang sinusubuan ni Sarah. Paano mo nagawang ilihim sa akin ang bagay na ito? Mahinahong wika ni Walid. Noong mga sandaling iyon ay napalingon si Sarah. Nagulat siya nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Nagpaliwanag siya at sinabing, "Hindi ko gustong ilihim sa iyo ang tungkol sa aking ama." Siya ang nakiusap sa akin na ituring ko siya na wala na siya sa mundong ito dahil para sa kanya ay kahihiyan lamang ang hatid niya sa buhay ko. Ayaw niyang dumagdag pa sa aking mga problema ngunit bilang isang anak ay hindi ko maaatim na pabayaan na lamang siya sa ganitong kalagayan. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng mga luha ni Sarah. Niyakap naman siya ni Walid at humingi ng tawad dahil pinag-isipan niya ito ng hindi maganda. Matapos noon ay isinama na nila ang tatay ni Sarah sa kanilang bahay para tumira kasama nila kung saan mas maaalagaan siya ng maayos. Ipinagtapat rin ni Sarah na siya ay nagdadalang tao. Isang bagay na talaga namang magpapasaya sa kanila. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.